Siyempre, ang dami ko kasi nakita-artista ang bata na... Napakasakit nun, di ba? Aspiring actor na si S.A., anak ni actor N.M., pinagsamantalan ang dalawang baklang may mataas na katungkulan sa GMA after the gala. Kwento ng aking source. Itong dalawang bakla na to, pinapunta sa room nila si S.A. Tapos, ewan kung anong pinatira para mahilo yung bata. Sabay hinalay. Kwento niya, multi kamo, may kumatok at nag-deliver ng wine. Kaya tumakbo ang bata palabas. Traumatized ang bata. Pinipilit itago ng GMA pero lalabas at lalabas pa din yan. Gusto nila internal na lang. Pero ayun na nga, gagayong dalawang bading. Dagdag chika ng aking reliable source, pinapunta pala ng dalawang bading si S.A. sa kanilang hotel room. Eh syempre, wala namang mali siya sa bata dahil tito-tito nga, di ba? Para sa unang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Bukas ang Alt-Inday Badiday para sa mga sangkot sa nasabing issue. Nakakaloka yan, ano? Unang-una sa lahat, walang tayo dyan, no? Oo, at tayo eh, nakadepende lamang sa ating pinasa. Pero syempre, ML nga akong nakuhang lead. Parang investigasyon. Yes. Oo. Parang may, sana hindi totoo yung nagbalita sa akin na parang totoo ito. Sana nga hindi totoo. Kasi syempre, kung paninira lamang ito, eh, kawawa naman yung dalawang bading. Oo. Eh, kaya lang nga, yung iba kasi, eh, talagang dinidare tayo na i-discuss yan. O ayan na, may mga comments dyan na i-chika mo na dali, OG. Tapos ano pa tayo, tinatag tayo eh, na baka daw pwede i-discuss natin ito. Eh, just ayan na po, i-discuss namin ito sa inyo. Pero ang nakuha lang naming lead ay, yun nga, tulad ng sinabi rito, ay internal, ay pinag-uusapan ito. Oo, para hindi na ito magkaroon pa ng kasuhan. Pangit naman kung sasabihin natin sana maayos, eh hindi naman tayo nasa lugar ng bata. Hindi ganun kasimple na mag-wish kayo na sana maayos, pero hindi ako maayos. Diba? Kasi sensitive issue to na. Oo, eh kung sinasabi dito na traumatized yung bata, yun nga. Yun nga yung nakarating sa amin. Traumatized na daw yung bata. At hindi lang natin alam kung ano aksyon ang gagawin ng tatay dito. Eh kuya, sino ba yung dalawang baging? Ba't ang likot ng mata mo? Darling, hindi kami nakatandaan mo, hindi kami nakasama sa gala. Parang sa atin sa tumitingin na rin. Tatanong ko nga, kuya, ito ba yung dalawa? O, supal pa rin yung pagmumukha mo. Katingin na wala nga kami doon sa gala. Eh, siyempre, binanggit din sa atin ang pangalan. Non-showbiz nga ito. Sina ay nasa production ng GMA. Pero, siyempre, kung ako yung magulang niyan, at kung totoo man ito, no, I won't take this sitting down. Talagang a-action ako. Kasi sa akin, eh, kailangan magbayad sila. Not necessarily money, kundi magbayad in terms of what? Dapat matanggal sila sa trabaho. Kung ako to, ha, kung ako yung magulang ito, ha, at nagsasabi lang totoo yung aking anak. Hindi ko mapagdududahan kasi anak ko. Dapat matanggal lang sa trabaho. Dapat kasuhan at magkaroon ng hustisya. Makulong sila at magbayad sila ng danyos. At dapat, eh, mapaskilang pa rin. Kung ako yung magulang, ha? Eh bakit, Nay? Ano bang nakarating sa'yo? Ano bang naging aksyon? Ang nakarating sa akin, parang yung isa matatanggal sa trabaho at yung isa, eh, hindi. Ay? Ang binigay daw na rason na nakarating lang naman sa akin. Pwede naman nila tayo i-correct. Na ang binigay na rason nung mga bading daw, akala nila pabuking daw yung guy. Sino lang yun? Gaga! Seryoso na tayo, guy. Oo, parang napagkaman ng pabuking yung bata na hindi naman. Yung bata ay kilala naman ng dalawang executive, kaya bakit yun ang iraraso nila during the meeting with the dad and the upper management? At kahit pa sabihin kunwari na pabuking yung bata, dapat bang patikimin ng illegal substance? Hindi pa ba sapat ang wine-wine lang as per my source?
yung bata na yun, nag-workshop sa akin yan. In fairness, napaka-marespetong bata. Kaya natataka ko bakit ginanon yung bata. Eh kasi nga yung bata pinapunta. Eh sa bata naman, walang mali siya kasi mga tito-tito nga niya yun eh. Mga, di ba yung parang mga kahit bading yan. Eh syempre, laki naman sa showbiz yung bata. So sa kanya, walang mali siya yung pagtungo niya dun sa hotel room. Ganun ang nangyari. Kasi inimbita siya telling him sa text na andun pang ibang creative sa room. Tapos pagdating doon ng bata, yung dalawang gay executive ang kanyang nadatnan. Nakalagay nga dyan, buti na lang daw may kumatok para mag-deliver ng wine na in-order. Kaya yun daw ang kinuha ng pagkakataon ng bata para makatakas. Ayaw naman natin i-judge yung mga bading na sangkot dito. Oo. Siyempre, hindi naman din natin alam. Baka nandun sila sa spirito ng alak. Diba? Iba naman ang behavior sa hindi nakainom sa nakainom. Alam mo yun, Lord? Kasi ma-red horse ka. Uy! Nay! Ayaw na daw. Red horse. Minsan pale. Diba? So anyway, sana nga ma-resolve yan. At sana naman ay kung magkakaroon ng hustisya yung bata, ay ibigay yung narapat talaga na hustisya na gusto ng bata na makamit. Feeling ko rin naman, hindi naman to tutulugan. O basta uupuan na lang ng GMA. Ito yung mabibigyan din nila ng action. Diba? Para magkaroon ng hustisya yung bata, kung mapapatunayan na yung bata nga ay feeling niya na-violate ang kanyang pagkalalaki. Since nanganganak ang iba't ibang angulo, isisingit na rin natin yung lumabas na balita sa PEP na nakausap ng kanilang correspondent ang isang inaakusang bading at ayon dito ay mabigat ang paratang ng bagets. Pero walang paliwanag kung ano ba ang totoong naganap sa pagkakaalam ng isang ito na sangkot sa issue. Sana ay may paliwanag din ang dalawang gay executives kung bakit dini-activate nila ang kanilang SockMed account at bakit nananahimik sila sa mabigat na paratang ng pangahalay na di umano'y sinamahan pa ng illegal substance ng isa sa dalawang bading. Samantala, nagpahayag naman ng GMA 7 na naghihintay lamang sila na mag-file ng formal complaint mula sa artista maging sa mga sangkot na dalawang executives na ayon sa GMA, mga independent contractors ito. Kaya lumabas din ang mga komento sa X app na dating Twitter na may handle na Tsaka Puso. At ang sabi, independent contractors na lang ngayon. Pero nung 2021, proud silang ipakilala ang kanilang GMA Drama Creative Consultants. Okay, sabi nyo eh. Maging ang controversial vlogger na si Cian Gasa ay sumausaw na rin sa issue. At ramdam ang malasakit nito sa young actor. Samantala, naglabasa na sa mga comment section at sa mga post ng mga Marites sa ex na si Sandro Mulak ang tinutukoy. Kaya naman sa post ng ama nitong batikang aktor na si Ninyo Mulak ay nagbanta ito ng inumpisahan nyo, tatapusin ko. Sino kayang pinariringgan ni Ninyo? Mukhang ididimanda ng mag-amang Ninyo at Sandro ang dalawang gay executives, lalo pat naapektuhan ng mental health ng batang aktor na laging naalala ang pinagdaanan sa mga kamay ng dalawang gay executives di umano. Hanggang saan kaya aabot ito? Hihintayin pa rin ng publiko ang paglanta ni Sandro at ng dalawang executive para ibigay ang kanilang panig sa issue. Anyway, hintayin na lamang natin kung ano yung magiging action dito ng GMA. No? At nasisiguro ko naman na hindi nila ito kikilingan at hindi nila poprotektahan yung mga may sala.